Hi guys, magandang umaga. Welcome po sa channel natin. Ngayong araw po, ang gagawin po natin ay mag-test tayo ng outlet at breaker. May report sa dito sa dormitory na wala daw power yung kanilang outlet. So pinuntahan natin. Andito na tayo, ayan. Saan ang cost? Kung bakit nawala ng power. Tara guys, samahan nyo ako. Guys, nandito na tayo. Kahit pabukas ka na saglit. Ayun. Sige. Thank you. Ayan guys, dito yung ating iche-check. Yung outlet. Ayan yung may-ari. Hi po kay Carl. Kanyang outlet. Ayan. Tester guys, doon sa dalawang butas ng outlet. Pero kung isang linya lang yung outlet ninyo, pwede naman doon sa kabila. Ayan. Ayan yung kanyang reading, naka-bolt tayo, naka-bolt. Nakalagay siya sa bolt. Bolt pag electricity, tapos ito naman ay battery, ito naman ay continuity, yung iba amperahe, yan tapos yan ang reading nya guys. 110 lang, hindi pa nga umabot 110 lang yung power na nare-reading. So ibig sabihin pwedeng naputol yung o kaya nasira yung breaker. Hindi naman putol yung linya, pero baka sira yung breaker. May power siya guys, pero kalahati lang yung na connection. Tapos tinanong ko yung may-ari, ang sabi ng may-ari, nagsaksak daw sila. Tapos nag-short. So kaya sinaksak to, Carl? Nung nag-spark, saan yung sinaksak? So i-check na rin natin yung kanyang itong extension niya, kung bakit nag-short nung sinaksak yung appliance. Testing natin yung appliance niya. Ayan, gumagana naman. Punutin na natin. Ayan. Kung wala lang to, Carla, babalikan ko na lang yung extension. Unahin ko muna yung breaker. Yung breaker na nandito. Binuksan ko na rin kanina. Ayan o. Yung ating main breaker. 175 amperes yung main. Tapos ito yung mga branches niya. Ito guys, yung kanyang breaker. Nasabi ko siya guys na kanya ito. Yung breaker kasi, pag mayroong shortage, pwede siyang mag-trip. Mag-trip lang siya, pero hindi siya sira. Gaganon lang siya. Papalo lang siya ng pakaliwa, ay pakanan, pa ganyan. Kasi dito pa on. So ito ang nangyari. Nasira mismo yung breaker. So kaya siya, ang nangyari sa kanya, gumit na siya . Tsaka malambot siya pag ginalaw-galaw mo. Hindi katulad nitong iba . Yung unang paraan para malaman nyo kung nag-trip yung breaker, pwedeng papalo siya pabalik, mag-off siya automatic. Tapos malalaman nyo siya pag ginalaw-galaw niya siyang ganyan. Pag ginalaw-galaw niya siyang ganyan, ayan, malambot yan siya. Bumabalik yan siya ng ganyan . Ayan o, malambot. Ayan o, bumabalik. Pero masigurado guys, itetester din natin. Ayan, tignan natin yung reading niya. Ayan, ito siya .
Ayan. I-on natin. Reading niya guys, oh. Hindi pa rin umabot ang 240. So, sira na siya, kaya ganyan yung reading niya. Ayan. Tapos, ang gagawin natin, i-off natin diretso. Para masigurado natin na doon talaga. So, parehas may reading pa rin. So, kahit i-off siya, may reading pa rin. Ayun o. Kahit i-off siya, may reading. Kasi nga, may diferensya na ito eh. Nasira na yung connection niya sa loob. So, ang gagawin natin, para masigurado natin na siya, yung connection na papunta doon sa kwarto, ay tatanggalin natin yung dalawang wire. Alasin natin yung dalawang wire. Guys, sa pag gawaan ng kuryente, kung hindi nyo kabisado, wala kayong idea, huwag nyo na pong galawin yung kuryente. Mas maganda kumuha kayo ng electrician, yung merong alam. Mas maganda electrician. Para sigurado kayo sa gagawin. So, ayan. Naka-off siya. Pero may 110 pa rin po yan. Kasi nga, sira na yung breaker. So, kakalasin natin muna ito. Para masigurado natin na dun. Tapos, tsaka natin yung tester. Ayan guys, sabi ko ha, pag hindi nyo kabisado, wag na wag kayong hahawak ng kuryente, kasi kuryente yan, nakakamatayan guys. Pag kayo nagkamali dyan, tigok kayo. So ayan, ititape ko muna, saglit ha. Pag nagkamali kayo sa kuryente ng hawak, pwede nyo ikamatayan. Hindi yan pwede biruin. Kuryente yan, guys. Ayan, titip muna natin to. Para iwas kuryente tayo. Iwas ground. Yan naman, kung medyo sanay ka na, pag nahawakan mo yung isang kuryente, isang wire, isang linya ng kuryente, 110 lang naman yan. Kakayanin naman ang katawan mo, magugulat ka na lang. Magugulat ka lang naman yan. Pero, iba pa rin yung nag-iingat. Ayan, na-tape na natin. 20 amperes nga pala siya, guys. 20 amperes. Kasi outlet siya. Ayan. Ayan talagang nilalagay. Sa mga outlet, 20 amperes. Tapos sa ilaw, ayan, 15 amperes. Tapos pagdating sa mga aircon, yan, 30 amperes. Yan ang branches ng breaker dito. Sa dormitory. So, kakalasin ko din muna yung isa. Ayan. Ito po ay hindi gawain ng bata, ha? Huwag na huwag kayong hahawak ng kuryente. Pag hindi nyo kabisado. Gamit tayo ng, ayan, kung may mga gamit po pala kayo, pwede kayong gumamit ng plies o yun ng lungnos sa paghawak ng wire para mas lalong safety tulad nyan. Oh. Tsaka natin ititape. Hirap na walang videographer ah. Eh magala. Balang araw. Tsagalan tayo. So ito yung kinalas natin. Wire na to. Pag tinesting natin doon. Ayan, nakalas na natin. Dapat mawawala na yung connection doon. Mawawala na yung reading natin doon kanina na 110. Kasi kinalas na natin yung dalawang wire niya. So wala na dapat power yun. Ayan. Ito naman sa pagtatanggal ng breaker. Nakita nyo yung guhit dito sa gitna. Yan yung pinaka pinagdugtungan ng dalawang breaker.
pinagtabi. Tusok-itin nyo lang yan dito, guys, oh. Makakalas nyo na yan. Oh. Ganyan lang magtanggal ng breaker. Yung isa, umangat din. Pag ganyan na umangat, ibalik nyo lang. I-press nyo lang. Ang ganyan. Mababalik nyo na yan. Ayan. Ayan na, guys. Tanggalan natin. Tapos, ganyan nyo lang. Kaya ganun, guys. Sinusungkit lang. Ang tawag kasi dito sa breaker na to ay plug type. Ayan. Dalawang klase po kasi itong breaker. Merong plug type, merong bolt on. Yung bolt on, yun yung tinutornilyo. Ito yung pinaka tinutornilyo doon. Tinutornilyo doon ng bolt on. Tapos itong plug type, yan yun. Yung ikiklip mo lang ng ganun, itutulak mo lang. Ipipress mo lang siya. Naka-connection na siya. Yan, magpapabili tayo nito, 20 amperes. Pero titingin din tayo doon, baka meron tayong extra breaker. Ito yung nasira. Yan. Yung isa dito. Isa sa dalawa na to. Tara nga natin i-tester. Baka isa lang yung sira. Isang linya lang. Ito mukhang ito malambot eh, oh. Ayun, oh, bumabalik. Pumipitik siya pabalik. Konting galaw mo lang, pumipitik siya pabalik. Ayun, oh, pumipitik siya pabalik. Pero itong isa, ganun din pala. May konti. So ito, testing natin, guys. Sa pag-testing naman, ilalagay nyo lang yung rod dito sa kabila na to. Tapos yung isa dito. Tapos ilalagay natin sa continuity. Kasi wala namang supply ng power. Lagay natin sa buzzer button. Buzzer, ano niya? Ayan, pag naka-off siya, walang connection. Wala kayong maririnig. Dapat may maririnig kayong toot! May merong connection. I-on natin siya, guys. Ayan. Wala din. Ibig sabihin, sira din. Sira din to. Dapat yan, guys, merong connection. Dito tsaka dito. Pag in-on yan. Meron eh, oh. Merong connection yung rod ko, pero yung breaker wala. So, sira talaga, guys. Tapos itong isa, tatry din natin yung isa. Ganun din yung ating gagawin. Pasok lang dyan sa kabila. Tapos, sundutin lang din dito sa kabila. Wala talaga. Pero pag sarad, ayan, sarad natin. Ayan, may maririnig kayo, diba, tunog. Pero pag dito, wala. Dapat may connection yan siya, guys, eh. Kung maayos to. So, pareha sira yung breaker natin. Papalitan natin yung breaker. Nagre-request tayo nito ng bago. Tayo dun sa kwarto. Ito, tester naman natin yung outlet dito. Kung meron pa siyang 110. Pag meron pa rin siyang 110, hindi to dun. So, ayan, guys. Ayan, wala reading. Ayan, nakita nyo, wala reading, ha. Dapat, kanina, meron niyang 130 ba yun? 130. Ngayon, wala na. Kasi natanggal na natin doon sa main. So, ito talaga siya.
Maganda siguro buksan na rin natin to para malaman natin kung anong problema. So ayan guys, iwanan muna natin. Ito yung kanyang takip. Iwanan natin siyang ganyan kasi gagawa pa naman tayo. Request muna tayo na itong breaker.